Hello guys! Welcome back ulit sa akin YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. My tutorial for today guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-request ng user ID sa SSS. I hope mayroon po kayong email account or Gmail account. Yun ang gagamitin po natin kapag magre-request po tayo ng user ID sa SSS through online. Okay? Guys, mahalaga po ito sapagkat itong pinakamabilis na paraan kung mag-a-apply po tayo ng loan sa SSS through online. So guys, kung wala pa po kayong user ID, ang tutorial na to ay para sa iyo po. So guys, tapusin nyo po hanggang dulo para makuha nyo po, ituturo ko po sa inyo step by step, okay? Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, nasa baba lang po, bandang kanan. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa next tutorial ko, okay? Sige guys, umpisa na po natin. Punta tayo sa home screen ng phone ko. Keep on watching po. Okay guys, nandito na po tayo sa home screen ng cellphone ko. Guys, buksan nyo lang po ang Google o kaya Chrome kung saan po kayo nagbubukas ng site. Tapos i-type nyo po www.sss.gov.ph. Ito, Republic of the Philippines Social Security System. Yun pong pipiliin nyo po. Okay guys, ito po yung mapapansin nyo po, no? Nandito sa home screen. Ang gagawin nyo po, i-click nyo lang po I'm not a robot. Tapos submit. Okay. Tapos i-click nyo po ang member. Okay, itong mapapansin nyo guys, no? Member login, so wala pa tayong user ID at saka yung password. Ang gagawin natin guys, nandito sa pinakababa, not yet registered in my SSS. Okay, so yan ang kiklik natin guys, nasa baba. Okay guys, so ito, may choices siya lima. Yung una, savings account number, Citibank cash card. So ayan guys, yung UMED ATM savings account number registered in SSS. So guys, kung wala pa po kayo nyan, mayroon pangalawa na pagpipilian, mobile number registered in SSS. So kung may number po kayo na naka-register sa SSS, yun po ang gagamitin na yun po ang gagamitin natin guys. Mayroon din pangatlo guys, yung UMED card. Ito yung Unified. So guys, kung mayroon po kayo nyan, yun din ang gagamitin natin. Tapos may employer ID number. So ayan guys, makikita natin yung pang-apat at saka yung pang-lima. Ito yung pinakamalali guys, yung pang-lima. Payment reference number, SBR number, payment reset transaction number. So guys, kung mayroon na po, kung naguhulog na po yung employer nyo po, kukunin nyo lang po yung ano nyo, nung reference number, yung pinaka receipt number sa ano, pag naguhulog po ng contribution yung employer nyo po. So itong pinakamadali guys, puntahan natin guys yung reference o yung payment reference number. Ito ang i-click ko po, click lang natin guys. Okay guys, ang mapapansin nyo dito, no, yung ano, yung online member user ID registration. So, ipi-fill out nyo lang po yung lahat, yung nandyan, yung naka-asterisk. Kailangan lahat po na ma-fill upan nyo po lahat yan. So guys, yung una, yung CRN, SS number. So, ilalagay nyo po dyan. Tapos yung email address, yung kanginang sinasabi ko po, kailangan may email address po kayo. Or Gmail address, email account, okay? Confirm, tapos preferred ID user. So gagawa na po kayo guys kung anong gusto nyo po. Halimbawa, ang gagawin nyo po, yan, Mr. Jeff 1990. So i-confirm nyo lang po yung user ID nyo po. Tapos yung buong pangalan nyo po,
yung information na naka-register po sa SSS dapat magkapareho po, no, para hindi po, para mabilis po nila ma-verify yung inire-request nyo pong user ID. Okay, yung given name, middle name, birth date, wag na wag po kayong magkakamali yung naka-register po sa SSS na birth date nyo po. Tapos yung address, street, house, lot and block number. Okay, so guys, mayroon din dito pagpipilian yung Metro Manila or province. So kung saan po kayo naka-register o saan po kayo yung ginamit nyo pong address na ano po, yun po ang pipiliin nyo po. Kung nasa province, sa province po. Kung sa Metro Manila, Metro Manila po yung i-click nyo po. So kung anong municipality, halimbawa kung sa Binondo, Caloocan, Las Piñas, yung pang pipiliin nyo po kung taga saan po kayo. Tapos yung barangay. And then yung ito na yung sinasabi ko guys, yung payment reference number, yung kanina. Kailangan kung pwede kunin nyo po sa ano, sa ano nyo po sa employer yung reference number. Kung siyempre nakapaghulog na po yan ng ano po, ng contribution yung employer nyo po, kukunin nyo lang po yan, tapos ilalagay nyo po yun dyan. Tapos itong enter the code as it is shown, yan yung front na, na yan nakasulat, ilalagay nyo po yan, ilalagay nyo lang po yan dyan. Okay, tapos kung lahat na po na napilapan, i-accept nyo lang po yung terms and service, tapos submit. Okay, pag na-submit nyo po yan, siguro mga after 1 hour or depende po kung ilang oras po, kung ilang minuto lang po, mag-i-email po sa inyo yan si ano, si SSS na validated na po yung ano nyo po, yung request. So magbibigay po yan ng ano, ng sarili nyo pong password, sila pong magbibigay yan. Pwede nyo po, pagka binigyan nyo po yan, pag binigay na po sa inyo yan, pwede naman pong palitan yan pag naibigay na po. Okay, so guys, ganun lang po kadali guys. Pag nisubmit nyo po yan, napakabilis lang. Kagan mag-email po yan si SSS sa inyo na validated na po yung ano nyo, okay na po siya. Okay guys, sana may natutunan po kayo guys. Idagdag lang po, no? Kung gusto nyo pong malaman yung ano po, yung contribution nyo po, kung mayroon na po kayong ano, itatry nyo po yan. Magda-download po kayo ng SSS mobile application. So ito, nandito guys, ganito. Okay, so makikita nyo po dito guys, ayan. Ilalog out ko lang po para makita nyo po. Ayan guys, okay, user ID and password. So kung mag-email po sa inyong SSS, bibigyan kayo ng user ID, yung niregister nyo po, yung password galing po sa kanila yon. Pagka nakapag-login na po kayo dito, pwede nyo na po yung palitan guys. So ilalagin ko po yung sa akin, no? I-blur ko lang po for security reason. Tapos sign in. So ayan guys, no, makikita nyo po dito yung may information, may contribution, may loans. So kung gusto nyo po makita ang contribution nyo po, dito lang po sa may contribution. Okay guys, dito malalaman guys yung ano, yung total number of contribution posted po. So nandyan yung sa akin, no, 106. Tapos yung monthly, kung naguhulog po yung employer nyo po, andyan makikita po, no? Okay guys, sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Don't forget to subscribe my channel guys. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye bye po.